Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Hebrews chapter 9 verse 14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. The blood of the new covenant, kung maaalala po ninyo, no, bago mamatay ang Panginoong Jesus, ang paalala niya doon sa Luke chapter 22 verse 20, sabi niya, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." So dapat daw po alalahanin natin yung kanyang kamatayan. Ano po? Kasi doon po sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, yung kanyang dugo ang nagdinis po sa atin sa ating mga kasalanan at nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya every time na nagsiselebrate po tayo ng communion, inaalala po natin ang blood of the new covenant. Sa Biblia, ito po ang nagbigay sa atin ng tunay na redemption, complete redemption o kaligtasan. Ngayon, ano po ba ang nagagawa ng kamatayan ng Panginoong Jesus at yung kapangyarihan ng kanyang dugo na naglinis po sa atin? Sabi po rito sa Hebrews chapter 10 verse 14, "Sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos." Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, "Ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip." Pagkatapos ay sinabi pa niya, "Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan." Ngayon, napakaganda po ng unawang ito. Ano po? Kasi magkakaroon po sa inyo ng bagong kahulugan itong Holy Week. Kasi alam niyo po, nung bata ako, naalala ko po, no, pagka sumasapit yung Holy Week, ang mga tao po nakikita ko nagiging religious. Ano po? Ika nga, nagpa-practice sila ng good works. Ano po? Nagiging mabait sa loob ng isang linggo. At napuna ko nga po, doon po sa neighborhood namin, maging yung mga kriminal nagsisimba. Ano po, maging ako po noon, ano po, anong hindi pa ako naboborn again, sa loob ng isang linggo, ano po, pagka Holy Week, nagbabait-baitan po ako, ano po. Pero, pagka sumapit na po yung si tawag na pagkabuhay, ano po, araw ng pagkabuhay, yun nga po, no, balik na naman sa dating buhay. Sa halip na tayo ay totoong nagbago o nagsisi sa ating mga kasalanan, bumabalik na naman sa dating buhay. Kumbaga, isang linggo lang yung atin pong kabanalan, ano po. Maging ako po ay guilty rin doon. Ano po, bakit kaya? So, yun ang tanong ko rin sa isipan ko noon, maski nung bata pa ako, ano po. Tatanong ako, bakit kaya maging yung mga siga dito sa lugar namin, yung mga kriminal, pagka Holy Week, pumabait sila sa loob ng isang linggo, ano po. Pero pagkatapos nito, yung pangalang linggo ng pagkabuhay, nagiinuman na, bumabalik na doon sa dating buhay, balik na naman sa dati. Kasi sa totoo lang po, ang relihiyon po hindi talaga nakakapagbago ng tao. Ano po? Ang kailangan po ng tao ay kapanganakang muli. At paano po nagaganap yung kapanganakang muli? Kung ang isang tao ay magsisisi sa kanyang kasalanan at mananalig sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus doon sa krus. Yan po ang magbibigay sa atin ng born again experience. Kaya yan po yung tinutukoy dito sa aklat ng Hebreo, ano po, chapter 10, ano po, na ang sabi ng Panginoon, itatanim na sa ating puso yung kanyang mga utos, isusulat iyon sa ating mga isip, ano po, at kalilimutan na niya ang ating mga nagawang kasalanan at kasamaan. So napakahalaga po pala nung tinatawag na rebirth o yung born again experience. Akala natin kasi yung pagiging relihiyoso, yun ang makapagbabago sa atin o makapagliligtas sa atin. Ang totoong makapagbabago po sa tao ay yung kapanganakang muli. At yan po yung binabanggit ng Hebrews chapter 9 verse 14.
At napakabisa po ng ginawa ng Panginoong Jesus. Yung kanyang dugo po ay sapat upang linisin tayo sa ating po mga konsyensya, ano po, sa guilt na nararanasan po natin. At sa pamamagitan po ng bisa ng dugo ng Panginoong Jesus, natatransform po tayo into a new creation. Ang sabi po ng Biblia, tayo po yung mga bagong nilalang na kay Kristo Jesus, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya alam niyo po, napakahalaga ng katotohanan na yan. Kasi sa Old Testament po, ang tao, pagka sila'y nagkakasala sa Diyos, once they break the covenant, at nangyayari po yan noon, ano, sabi ng Diyos sa kanila, pagka kayo nagkakasala, maghain kayo ng mga sacrifices. Ano po, nagdadala sila ng kanilang mga hain doon po sa priest or sa high priest. At every year, ano po, may tinatawag na Day of Atonement, no, saan ay ginagawa yun ng high priest, naghahain siya para sa mga kasalanan na ginawa ng tao, ng buong Israel. Ano po, ang ibig sabihin po kasi ng salitang atonement, to cover, tinatakpan lang yung kasalanan. Ano po, kasi alam natin, banal ang Diyos at ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao sa Diyos. At mapapansin din po natin sa covenant, napakahalaga na kailangan po sumunod sila, dahil kung sila'y magkakasala, ano po, ang sabi ng Biblia, according to the laws of the covenant, sila po ay makakaranas ng curses. Kaya alam niyo po, every year or almost every day, meron pong naghahain po sa templo. Isipin niyo po yun, ano po. Yun yung kanilang religious experience sa mga Israelites. Every time nagkakasala sila, naghahain sila. Ano po, dadala sila ng sacrifices nila doon po sa templo. Pero nung namatay na po sa krus ang ating Panginoong Jesus, siya yung Lamb of God, ano po, that was slain before the foundation of the world. Ano po, tumigil na po yung paghahain o pagsasakripisyo ng mga tao, pagdadala ng kanilang mga sacrifices. Bakit po? Kasi ang ultimate sacrifice ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Walang iba kundi kanya, kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus. At ito pa po, dahil sa ginawang sacrifice ng ating Panginoong Jesus, hindi na natin kailangan magsakripisyo pa. Tayo, nakikita ko pag Holy Week nagsasakripisyo tayo, pinahirapan natin yung ating mga katawan, yung iba biglang nagbabait-baitan, nagdadasal ng mahaba, sinusugatan yung kanilang mga katawan, kala nila malulugod ang Diyos doon sa kanilang ginagawang pagsasakripisyo. Hindi po, kapatid. Yun po ay nakakahiya sa Diyos. Bakit po? Kasi sapat na yung sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus para tubusin po tayo. Yan po'y malinaw dito sa binasa natin sa Hebrews chapter 10, verse 14. At sa pamamagitan ng blood ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang sacrifice, ano po, tayo daw po ay makakaranas na ng genuine forgiveness, ano po, at genuine transformation. Kaya sa Biblia, kung tayong totoong nanalig sa Panginoong Jesus at na-born again, pag sinabing tayo napatawad na, mararanasan talaga natin yun. Na malilimutan natin yung ating mga nagawang kasalanan dahil kinalimutan na yan ng Diyos Ano po? Aalisin yung condemnation, yung guilt, yung bigat ng sabi nga guilty conscience na naranasan mo. Aalisin yan ng Panginoon. Pag sinabi ng Biblia na ikaw ay malaya na, pinalaya ka na ng Panginoong Jesus sa iyong mga kasalanan, ma-experience mo na hindi ka na papalik-balik doon sa mga mali mong ginagawa. No, dahil totoong pinalaya ka, yan ang totoong born again. Ano po? Malaya na siya sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na siya pabalik-balik doon sa kanyang mga maling gawain. Ano po? At higit sa lahat, pag sinabi ng Biblia na nilinis ka na, pinagaling ka na, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, totoo po yun. Genuine po yun. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay pinatawad ng Diyos at kinalimutan niya na yung ating mga kasalanan at kasamaan. Kaya huwag na natin dalhin yun. Huwag na natin isipin na nagiging pabigat sa ating buhay. Makakapanalangin na po tayo sa harap ng Diyos at magkakaroon na tayo ng tinatawag na maayos na ugnayan sa Diyos dahil tayo'y binilang ng matuwid ng Diyos. So yan po ang nagagawa ng blood of the new covenant.
So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!